Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan at nang naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita si San Bernardo, abad at pantas ng simbahan. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luwa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmamalasakit ang iyong tahanan sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan at sa pagdaragdag sa liwanag na ito, ang abad na si San Bernardo bilang tugon sa kaniyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa namin sa lubos na pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos. Nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan. Bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay kahit pa anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunto ng pilak at ginto. Sa iyong ang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman ito ang ipinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita sa pinakamalulupit na kaaway sa daigdig.
Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Ihuhulog ka niya sa lalim ng walang hanggan. Papatayit ihahagis sa puso ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo, ay masasabi mong ikaw ay Diyos? Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At sa Diyos. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasya ko ng sila'y lipulin at pawiin sa alaala ng madla. Ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihin. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y maituturing na bansang mangmang. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paanong ang 1,000 ay matutugis ng isang tao at mapipigilan ng 2 ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na poon. Itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti hanggat sa sila'y humapay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng poon ang kanilang bayan. Siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, "Kung gayon, sino po ang mariligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kaniyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumusunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sinumang magtiis na iwan ng tahanan
mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito, nais pong ipabatid sa atin ni Jesus Nazareno na hindi natin kailangan ang mga luho o yaman ng mundong ito upang maging masaya. Mas higit na mapalad ang mga taong nagtitiwala sa Diyos. Yung taong sa Diyos ay umaasa at sumasampalataya. Yung mga taong sa Diyos kumakapit, hindi sa sarili nilang kayamanan, hindi sa mga material bagay na napundar nila, hindi sa pera, hindi sa kanilang mga alahas, hindi sa kanilang bahay at lupa, hindi rin ang propesyon ang magpapasaya sa tao, ang tunay na magbibigay kasaysayan at kabuluhan sa ating buhay ay ang ating pusong handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga napakaliwanag ang sinabi ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa pinagaharian ng Diyos. At sinabi din ni Jesus, mas madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Ang ibig sabihin po nito, hindi sa material na kayamanan nasusukat ang tunay na dangal ng tao. Ang nakalulungkot po sa ating lipunan sa kasalukuyan ay tila baga nakatutok ang mga tao sa estado ng buhay ng isang nilalang. Kapag mas mayaman ka, mas tinitingala ka sa lipunan. At kung mahirap o pobre ka, kalimitan, hindi ka binibigyang pansin o halaga. Mas hindi napakikinggan ang mga tinig ng maliliit dahil minsan pera ang nagpapatakbo sa ating mga sistema. Kaya nga ang Diyos ang takbuhan ng mga inaapi at ng mga mahihirap. Ito marahil ang karanasan ng karamihan sa atin. Di po ba't kapag walang-wala na tayo at sadsad na ang ating kalagayan, tanging sa Diyos tayo, tumatakbo at lumalapit. Ganitong pagkapit ang nais ng Diyos sa atin, hindi lamang dahil may matindi tayong pangangailangan, kung hindi dahil
tanging siya lamang ang solusyon sa lahat ng ating problema. Kaya nga po sinasabi natin na ang kaharian ng Diyos ay karanasan ng mga pagpapala ng Diyos at ito ay ibibigay niya sa taong may pananampalataya at sa mga taong sumusunod sa kaniyang kalooban. Ang mga dukha, ang mga nagdadalamhati, ang mga inaalipusta, ang mga nagugutom, the lost, the last, and the least, lahat po yan, espesyal sa puso ng Diyos. Mayroon tayong iba't ibang kwento, kahinaan at kalakasan. Lahat tayo may iba't ibang layunin, hamon at karanasan sa buhay. Gayunpaman, tinawag tayong lahat ni Jesus Nazareno upang makilala at maranasan ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, anumang gawin natin sa ating buhay, hindi po tayo magiging masaya kung wala tayong relasyon at kaugnayan sa Diyos. Aanhin po natin ang ating mga kayamanan sa mundo kung ang kaluluwa naman natin ay maghihirap sa impyerno dahil tayo ay naging sakim at makasarili. Magbahagi po tayo tulad ng ginawa ni Jesus Nazareno. Binahagi niya ang lahat-lahat sa kaniya, pati sarili niyang buhay at hininga. Ibinahagi niya sa bawat isa sa atin. Dahil ang pagbabahagi ang tunay na kahulugan ng ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos Ama para sa katatagahan na mapaglabanan natin ang mga tukso ng material na bagay at kasiguraduhan sa bawat panalangin ang atin pong itutugon. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang simbahan naway magbigay saksi sa halaga ng makalangit na kaharian, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mauunlad na bansa naway magbahagi ng kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa at huwag silang pagsamantalahan, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa karangyaan naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan ayon sa diwa ng pagbabahagi at pagmamahal, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga matatanda, dukha at may sakit naway maipakita natin ang ating pagkalinga at habag, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga yumao naway makibahagi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kamag-anak at kapamilya nating may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain.
naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ng aming mga puso sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mithiin ng iyong bayan. Mapuno nawa kami ng karunungan ni Jesus, siya na nabubuhay at nag-ari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang pananda ng pagkakaisa at kapayapaan ngayong ginugunita namin ang abad na si San Bernardo na sa salita't gawa ay nagsikap pagkasunduin ang simbahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangalo sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaungaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis,
muli kanyang pinasalamatan. Inaabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng aming pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ate, et vivete, quoniam suavis es dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in Deo. Come to me, all you that labor, all you that labor, are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte, quoniam suavis es dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaduhan na namin ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwang ng paggunita kay San Bernardo, maganap nawa sa amin ang dulot nitong kapakinabangan upang kaming pinalakas ng kaniyang mga halimbawa at tinuruan ng kaniyang mga tagubilin ay maging masidhing mangibig sa iyong salitang nagkatawang tao at nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inihimpo ka namin, aray mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuulat ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuulat ka namin.